mga kaprobinsya, may bisita tayo ngayon, oh. Hello! Si Sir Francisco de la Fuente. Yan. Siya po ay galing sa California. Pero siya po ay origin ng Cagayan de Oro, Sir. Isa sa ating mga sanad viewers. At gusto niyang makita yung ating mga alaga dito. Yung mga baka. Pero minsan nahiya ako sa kanya kasi big time po si Sir. Naulaw ko ba? Ang nagkuhan na may ratio sa imo. Solar panel. Oh, para rin hayag sir ba magabi eh. Muna kong chopper. Gamit kayo kay... Ay, gamit kayo. Wala siya'y mausik kayo nga napier. Kitong sa kitong gahi. Pwede siyang kanon. Si ano? Itas. Itas. Dako na sir, no? Baka. Pero kali sa oh, dili pa hikap nis bitas. Kani? Matapang. Kani po utang. Lechong pabo, adobong bisayang manok, at sinulang manok. Yan, may kanin. Boy, maraming salamat sa kain. So, kain na na. Ah. Bisa yang manok, adobo. Bukasan at chal, oh. Selamat pagi. Sige, sige. Ha ha ha!
Yan po, oh, binigyan kami ni Sir ng isang kaha. Para sa ating kasama dito na naglaro ng braha. Naman sa una, bro? Lambot? Anang, lekog na, oh. Ano, bro? Okay, bugnawa, bro. Okay. Pumutan ako si Sir, hindi mo kusaon yung pag-inom nang ba? Pumutan ako si Sir, kusaon yung pag-inom. Ano, halang ko na? Sige, eh. Ikaw, tagurha ko naman ikaw. Brilliant ka naman, okay sa'yo mo, maunang magkahurok? Walay pa ngayon. Walay pa ngayon, ha? Ya, kumusta naman yung binod ay yung kumusta naman yung readers niya? Ha? Soko kayo, soko? Soko kayo sa ating dalawang butilya? Kaya. Kaya. Hindi, hindi daw kaya yung ating dalawang butilya sa isang tao. Pero hinahinayan, ra? Dili makaya ko naman, pero hinahinayan, ra? Yan po, pinasok ni Sir yung sasakyan na dito. First time pa na may nakapasok dito sa aming sasakyan. Yung 4x4. Pati yung sasakyan natin, hindi nakapasok dito. First time na may nasalaag na sasakyan. Sasakyan na sasakyan mula sa ating area. Kasama si Sir. Na-break ang record. Na-break ang record sa ating mga karusan dito. Sunod, dili na magbaklay. Ating alas mo mo sa asa naman itong amuha ni Ron. Ngapon. Ay! Ngapon. Mga tanto. Mga kabarangay. Saka, magigapon dito. Kaya, sa kaya lang. Sa'yo kayo. Sa bawang kayo. Sa bawang kayo. Maraan eh, ganding sakyanan. Okay.
lihat. Dalang gani ang kag na ulanan tumong putya. Oo. Ya ta su subay sa tubig. Oo. Dili pa na inanay gani ha di ba? Oo, magamay ra man tong tubig. Oo, mabaw mo pa pud ni ulan ang basan sulod. Taas ni siya. Taas ang cleaner ni sir, taas. Oo, taas ni siya. Sigul bakit na bilid gani. Aman ta ani dire. Dire dire. Tiga halak ing bakla yula. Surut ang sakyanan. Nala na amigo sa Amerika. Dire ta na. Oh, ade ade. Yawa na pedala na ron sunod. Juna. So man to ni gimo dito sa pagulod na. Safe na, safe na. Okay na ni siya all the way. Okay na ni. Kita na matagdalan. Wala na ito big. Mauman na ni, ayay ka ni. Muna lagi. Pero wabi ka to nga may naanin ni. Pwerte kaliso na rin. Kada tayo pabalik sa ating kubo. Akala ko po kanina na hindi makatuloy yung sasakyan ni Sir doon sa ating area. Kasi po marami mga bato, lalo na doon sa may sapa. Pero buti na lang, kayang-kaya lang sa kanyang sasakyan na 4x4. Parang na-challenge po tayo na bibili ng 4x4 na sasakyan para hindi na tayo maglakad. Pero minsan maisip din natin na mas maganda yung maglakad tayo ng kunti para exercise. Ang mahirap kanina, hindi makita ng gusto yung daan kung saan kami dadaan kasi malakas yung tubig. Malakas yung ulan kanina. Pero salamat kasi nakatawid kami ng maayos sa mesapa. Yan o. Kayang-kaya lang sa 4x4 yung sapa dito. Pero yung sasakyan natin na 4x2 lang, hindi pwede. Yung aso natin kanina, si Bunbun, para hinahanap niya tayo kung saan tayo pumunta. Kasi nasa loob tayo ng sasakyan. At first time pa po na may sasakyan na nakapasok sa ating area. Nating silent viewers.
So, ayun, alam na natin na yung kasalan natin dito, kayang-kaya lang sa mga sasakyan na forward floor. Kunti, Kupras, puwerta. Madam. At naaliw po yung mga kasamahan natin doon kasi binigyan sila ni Sir ng para pang inom. Sila si Bob Bonifacio. Lingaw sila. At maraming maraming salamat, Sir. Pasinsya na po sa lugar namin. Ay ragtagam siya ha. Daghan kayong salamat sa imuhang pagbisita sa among area, sa ating backyard na farm. Dito po nahirapan ng konti si Sir kanina oh. Pero okay pa rin. Pero pag hindi pa ito naayos ng bako, hindi ito mga daanan ng sasakyan. Lalo na dito. Buti na lang, nung magpahukay tayo ng pan, pinasama natin dito. Pinaayos natin ng konti. At sa wakas, nadaanan na siya ng sasakyan. First time po na may makapasok dito ng sasakyan sa ating area. Mula na nagsimula tayo mag-vlog. Sit down. Bingo. Good boy. Up. Yan po mga kaprobinsya oh, may bako na yung area natin dito. At yung mga tanim natin dito, buhay na. Yan. Buhay na yung mga tanim. Hindi na sila magalaw sa ating mga alaga. Kasi may bakod na. At yung ating tilapia, sa mga nakaraang video, nag-harvest po tayo. Tingnan natin kung may natira pa ba. Bigyan natin sila ng pagkain. Mga malaki po yung iba namin na-harvest dito. Dito po kami nag-harvest. At yung asulan namin, oh. Walang tigil yung pagdami nila. Araw-araw po tayo nagkuha dyan para ipakain sa ating mga tilapia. May natira pa, oh. Napakarami na po yung naharvest namin dito mga kaprobinsya. Pero hindi naubos yung mga tilapia natin. Ilang beses na po tayo nag-harvest. Maulan na naman oh. At dito, dito yung napakarami dito. At hindi magtagal, pwede na itong harvestin. Okay na oh. Napakabilis na lumaki sa ating mga tilapia. Parang kailan lang tayo naglagay dito. Pati dito oh. Malaki na rin. Pero may ale po tayo na nilagay dyan. Pag kainin niya yung tilapia, so walang problema para tumaba siya. Palakihin natin yung ale na nilagay natin. Malaki na po sa ating mga hito oh. Grabe, medyo uwa ba? At dito po, may mga bagong isda po tayo na nilagay sa mga hindi nakapanood sa unang ating mga video. May mga fry po tayo dito na nilagay galing sa DE. Sila naman yung palakihin natin. Lumakas yung ulan oh. At yung mga koi natin. Uy! Dahan lang, kaya mabasa pa.
una po, kinabahan tayo dito ng umulan. Baka mamatay yung mga koi natin. Kasi may makikita naman tayo sa YouTube na nag-alaga sila ng koi. Tapos bigla lang umulan, mamatay yung koi nila. Buti na lang yung sa atin, hindi sila namatay, oh. Kahit walang bubong yung pan natin, ulan at saka init, walang shade yung pan natin. Pero napaka-healthy pa rin sa ating mga koi. Pag ito ay mahilig sa isda, hindi po nakakasawang tingnan yung mga koi natin. Pati yung mga tilapia natin, pag pakiinin natin sila na mag-agawan ng cage, napakaganda tingnan. Kasi ulan, oh. Ito po, lagyan natin ng gulong para tirahan ng isda. Oops. Kailangan na lagyan ng bato yung gulong para hindi lumuta. Nabawasan na. Bukas naman, babalik naman yan sa dati na parang hinabawasan. Yan po ang ating asula. Buti ngayon mga kapobinsya, yung pan natin dito, hindi na gumuho. Kasi nung una, na hindi pa natin nalagyan ng drainage doon, na bumuhos yung malakas na ulan, gumuho yung pan natin dito. Pero ngayon, oh, may mga damo na sa gilid na tumubo. Yung gulong na nilagay natin dyan, dun po tayo nakakuha ng idea kay Sir Francisco, yung bisita natin kanina. Siya po yung nabigay natin ng idea para may matirahan yung eel natin. At yung sikwa natin, oh, nagsimula ng munga. Yan, yan po ating sikwa. Yung mga bulaklak na, oh. Bulaklak. So hindi magtagal, magkaroon na rin to ng mga bunga yung mga sikwa natin. Yung mga indigofera natin, oh. Laki na.
At yung mga talong natin, tumaba na sila, na nalagyan ng pataba. Kulay green na. At yung pichay, yan. Konti lang yung nilagay natin dito. Isang scoop lang. Pero makagulay pa rin tayo dito. Kahit ganyan lang. At yung mais namin na sweet corn, oh, kunti lang yan. Ilang sachet lang po yung nabili natin at tinanim dyan. Yan. Excited na po si Mrs. na makatikim sa ating mga mais dito na sweet corn. Siya po ang nag-request na magtanim tayo ng sweet corn dito. First time pa natin na magtanim dito ng mais na sweet corn. Kasi kadalasan po sa mga tinanim lang dito, mga native lang, yung para pagkain sa ating mga alagang manok. Yan lang po. Subukan lang natin yan kung makatikim ba tayo. Paborito din to ni Jigger Jr. yung sweet corn na mais. Yan po yung mga sili natin. May mga bulaklak, oh. Kaya subukan namin to na nilinisan, tinanggal yung damo, tapos lagi ng pataba kung ano ang resulta. At dito po inararon namin to, pero kailangan pa ng ukay, hindi pa na araro ng maayos. At yung mga sibuyas natin, yan, bala ko po na harbisin lahat yan, tapos i-transfer natin sa mga misitira para magamit natin yung lupa na to. Yan. Para yung sibuyas natin pang consumption lang. Tapos dito, pwede naman tayo magtanim ng singkamas. Kasi may market po tayo sa singkamas. Nung una, inakala ko po na wala tayong market sa singkamas. Pero yung tanim namin dito mga kaprobinsya, yung purpose namin ay pang consumption lang. Kaya kunti lang yung tinanim namin. Pero pag marami, pag hindi namin maubos, hindi namin kayang ubusin lahat, katulad sa ating mga sili, ibinta natin. Pero pag katulad sa ating mga sitaw na konti lang, hindi namin bininta. Ang ganda yung resulta, oh. Kahit may butas yung kuan, sako. Ang isa pa dito, balutin natin yan. Sayang naman yan pag hindi mabalot. At yung bunga ng avocado dito, yung iba parang nahulog lang. Kaunti lang yung bunga ng ating avocado kasi napakaliit pa. Yan. Pero native lang to mga kaprobinsya. Kasi dating tanim to. Pero yung tanim natin na hybrid andun pa. Wala pang bunga. At yung kalapati namin, kasi may nagtanong po kung ano na ang update. Ito po sila. Hindi pa namin nalipat sa malaking bahay. Kasi wala pang time yung panday natin. May nagsabi po na mga hybrid daw yung mga kalapati natin. Wala po tayong kalam-alam kung anong klaseng kalapati yung nabili natin. Pero sabi po na ating pinagbilhan, sila po ay pang racing. At isa sa aming napapansin dito na mga malalaki yung katawan sa ating kalapati. Hello, yan o, matataba. Yung mga bayabas natin, oh, may mga tuy-tuy na. Lagyan natin ito ng pataba para tumaba yung puno nila.